But then updates, narito na. Bakit nga ba or meron po tayong question na natanggap kung bakit ba wala si Miss Catherine at may mga nagpapakalat ng news na wala si Catherine sa Conchas, hindi siya sumama. So para po ibigay natin ang pinaka-legit na news about that, narito na. But of course, bago ang lahat, syempre, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna ang pasalamat at i-appreciate ang lahat ng mga Catherine fans, ang lahat po ng mga sumusuporta at manonood ng palagian sa ating mga updates. At yung pagtitiwala po ninyo ay lagi kong pinagpapasalamat po sa inyong lahat. Dahil talagang na-appreciate ko po na na-appreciate niyo yung mga updates natin patungkol sa mga bagay-bagay, ano, patungkol kay Alden at kay Catherine. And now, let's talk about our updates for today's video. Dahil bago yan, syempre, si Mr. Alden Richards po ay nabigyan ng post-recognition. Kagabi lang po naganap, ano? Sunday, pagkatapos po ng puspusang kanya pong ganap sa kanilang first or kick-off, first mall tour nila sa Santa Rosa Novali, Ayala Malls. E kagabi naman, ginanap po yung kanilang post-recognition kung saan ni-recognize ang ilan sa mga alaga po ni Mr. Alden Richards, ano? Pinost niya po yan sa kanyang IG. Pinakita po dyan na talagang si Alden kasi ano rin siya, poor parents din siya. At mahilig din talaga siya mag-alaga ng mga pets like kanila pong alagang aso, ganyan. At the same time, ganun din si Catherine Bernardo, sobrang maalaga din siya pagdating po sa kanilang mga alagang aso. Ganyan sila eh. Talagang yun ang kanilang kinahihiligan ngayon at tinawag nila sa kanilang sarili ng mga poor parents. So, so matapos nga na i-unveil ng Hello Love Again, ang yung kanilang pong official poster for Hello Love Again, the sequel to his blockbuster movie, Hello Love Goodbye with Miss Catherine Bernardo. Yung kanila naman pong second mall tour na magaganap sa Taguig this coming October 8, meron naman po ulit silang i-reveal. Parang ang feeling ko, lahat po ng kanilang mga mall tours, yung mga tours na gaganapin nila, ilagi pong may mga paayuda sila, no? So abang-abang lang tayo, at kung makayanin po natin talagang pumunta sa place, why not? Pero ang mga sunod kasi, mga provincial areas na talagang malalayo na kailangan mo na sumakay ng aeroplano, diba? And talagang naging successful po talaga yung kick-off of Hello Love Again Tour. And syempre, dahil hindi naman po magiging posible ang lahat ng yan dahil po sa tulong at sa support ang ibinibigay ng lahat ng mga Catden fans na talagang pinasaya nitong si Mr. Alden Richards at Catherine Bernardo ang mga fans during that night. Hindi talaga nila binigo yung mga manonood at ang mga fans po nila. Pero this time, eto na kasi meron po kasing isang fan dito po sa ating pong channel ang comment o sabi ni Ma'am Shimalu, bakit sinasabi ng ibang balita na hindi raw kasama si Catherine sa Conchas? Totoo ba to, Miss Darins? Pansin ko nga na wala sa mga picture si Catherine sa Conchas. Kasi pagkatapos po kasi ng kanila pong mall tour dito po sa Laguna, sa bayan po ni Mr. Alden Richards, ay nakaset po talaga na magkakaroon sila ng dinner dito po sa Conchas restaurant dito po si Mr. Alden Richards, kung saan inilabas nga ni Mami Min ang ilan sa mga kaganapan. Pero yung nandoon na sa loob mismo ng restaurant, wala na pong mga pictures and photos or videos na inilabas kasi very sacred. Sinabi ko nga po sa inyo, di ba, parang pina-private ni Mr. Alden Richards yun para po sa lahat ng mga staff and crew at sa pamilya ni Mr. Alden Richards. Even yung kanilang mga kasama sa loob, wala pong inilabas na photos. Tanging ito lang po mga photos na nasa labas po sila, napapasok pa lang sa restaurant. Yung inilabas, yan lang. Yung mga yan, nasa loob sila ng restaurant at kaganya si Q. Tapos, yung mga videos na inilabas si Mami Mi na may caption na thank you to Tito Tisoy at Tita Catherine, no, sa kanilang first small experience nga ni Q. So ngayon, syempre, kahit naman talaga sino magtatanong bakit nga ba wala si Miss Catherine sa mga photos na inilabas ni Mami Min. Ando po yan. Kasi po, during the dun po sa kanilang mall tour, mahalata nyo sa boses ni Miss Catherine Bernardo na sobrang taos na talaga siya. Sobrang parang hindi maganda yung pakiramdam ni Miss Catherine. Parang may sakit si Miss Catherine Bernardo, tapos tinatanggal niya yung mic niya kung nandun po kayo, talagang umuubo siya. Ganong level. So ibig sabihin, medyo masama talaga yung pakiramdam niya. At during that time, sobrang init, tapos umaambun. Ganon katindi. Kaya talaga nakikita nyo na medyo lakot-lakot na rin si Miss Catherine that time. Kaya pagkatapos niya pong sa concert, dumiretso na siya sa van, hinatid siya ni Mr. Alden Richards. And then, imposible naman po na wala si Miss Catherine noon, diba? Sabi ko nga sa inyo, medyo sacred, medyo private, diba? So, nandoon po si Miss Catherine Bernardo sa loob, pero kasi hindi na rin siya pinalabas kasi pinagkakaguluhan siya eh. Kasi hindi lang po doon sa mall, no? Doon po sa Santa Novali Mall, yung talagang pinagkakaguluhan yung mga itong Catherine, but also marami rin po ng mga fans na nagpuntahan doon po sa restaurant kung saan naroroon po ang Catherine. So minabuti na lang po ng pamilya ni Alden Richards at ni Miss Catherine Bernardo na ilagay na siya doon sa safe place kasi nga talagang dinudumog si Catherine. Kaya po talagang kung makikita niya, wala siya sa mga pictures, tapos talagang mas yung pamilya lang ni Miss Catherine yung nandoon. Kasi sabay-sabay po sila eh. Iisang van lang po si Mami Min at saka yung pamilya ni Catherine. Kaya imposible hindi nila kasama si Miss Cat. So sooner or later ilalabas din po nila yan, ano? Mag-antay-antay lang po tayo.
At ngayon naman, narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Magbasa tayo at magre-react tayo sa ilan sa mga comments po ninyo sa comment section. Sabi ni Ma'am Sherakel, hindi na ata bumaba si Kat sa sasakyan kasi dinudumog kasi sila, lalo si Catherine. Tapos, masama na ang pakiramdam ni Catherine, nilalagnat na siya at namamalat na yung boses ni Kat. True po yun. Totoo yun. Kung nandun po kayo, makikita nyo po yung kanyang boses, talagang as in nagka-crack na siya at halos wala nang lumalabas. Tapos pa na yung ubo niya. Tapos sinatanggal niya lang yung mic. Kung napanood niyo po yung kabuuan ng kanilang mall tour. Sabi ni Ms. Renato, "Hi Ms. Darrens, meron ako nakitang video clip na nakuha ng video clip si Daddy Bay, Angel at April. Nag-exit sila sa likuran bahagi ng Conchas." Medyo madilim yung video pero kita pa rin naman ang mga mukha nila. Ayun. Kasi imposible naman talagang wala sila sa place dahil napakalapit lang nila sa lugar. At the same time, imposible hindi sila makibanding, diba? So yun yung kasi yung iniiwasan eh. Mamaya malalaman ninyo. And of course, sabi ni Ma'am si Annabelle Garde, "Yes, Miss Darren, feel na feel talaga yung saya, kilig at energy nilang dalawa kagabi. Iba na yung titigan nila, diba? At may bulungan pa. It shows talaga sa aura nila na very happy sila. At si Alden talaga ang kapansin-pansin. Grabe yung energy niya. Sa palagay ko, yung family ni Kat at si Kat nagpunta na sa bahay ni na Alden before pa nag-start ang show. Malapit lang bahay ni na Alden doon sa Solinad, yung Santa Elena. Before mag-Solinad, doon papasok yung sala residensya na bahay ni na Alden. Then yung Conchas Restaurant naman, unahan lang yun. Novali Along Silang." Ayun, din pala yun. Sabi niya, sa bahay ni na Alden, before pa nag-start, malapit ang bahay ni na Alden doon sa Solinad, yung Santa Elena, before mag-Solinad. Sabi ko na eh, nadaanan po namin yun na sobrang gaganda ng mga bahay. Then yung Conchas Restaurant naman, unahan lang yun sa Novali Along Silang. Sabi ko na nga ba eh. Doon din yung kanilang place kasi napakalapit lang talaga as in. And sabi niya pa, Along Silang way to Tagaytay. So magpa-dinner talaga yun si Alden sa family ni Kat. Alam mo Miss Dars, ayan na talaga ang proof na sila talaga. Kasi iba na ang kinikilos ni Alden, iba talaga ang nagagawa ng love, no? It shows talaga. Spoiler lang ha, may napanood akong video na sa Family Feud na talo daw ang grupo nila Alden. Dahil si Tisoy daw, pag nagko-commercial, lagi daw tumatawid sa pwesto nila Kat. Kaya si Alden ang tinuturo ni na Joros. Ayun. Tapos sabi niya pa, "At Jeff, kung bakit sila natalo? Dahil wala sa focus si Alden sa show. Hindi na kay Kat ang attention niya, haha, o diba? Kaya it's time to celebrate, answer prayer ng lahat. Yan, lalo na ng mga Kat Ben followers." True, alam ko saya nun ha. Ang pinakamasaya doon, yung makita natin yung mga talagang mga behind the scenes videos nila, diba? Kung paano tumatawid si Mr. Alden Richards to Miss Catherine. Grabe, aligaga nga siya nung tumungtong si Miss Catherine sa GMA. Sabi ni Ma'am Shirosa Rose, "Thank you for the updates, Mr. Eds. My heart is happy. Happy na for this too. They deserve to be happy and respected. God bless you, Miss Darrens. Thank you po, Ma'am Shirosa Rose, thank you so much." Sabi ni Ma'am Shitiama Panis, "Naku, ito na yung road to panghabang buhay na." Oo nga, ino, yun din ang prayer nating lahat. Sabi ni Ma'am Shimarikel, "Grabe, Miss Darrens, ang sarap umiyak. Kahit pagod ka, Miss Darrens. Sulit naman, di ba?" Ay, naku po, sobrang sulit. Grabe. Sabi ko nga, hindi malilimutan yung experience na yun. Sabi ni Ma'am Shitesi, "I noticed Kat referred to put her hand in her pocket kaysa ilagay yung makap kay Alden like what some partners do para mapayakap kay Alden. Medyo reserved si Kat, pero it works. Magkadikit na sila pero hindi sikat yung mayakap. Nakakinig tuloy. Magkalapit na pero hindi pa rin nilagay her hands around Alden's way. Sana andoon si Labby at Kakay para lalong masaya." Alam niyo po, totoo yan. Nung nakita ko po dyan, medyo reserved si Miss Catherine Bernardo kasi may reason behind that. At yan ay pag-uusapan natin sa next update natin. Kukunin ko tong message ni Ma'am Shitesi Margas kasi marami din nagtatanong na parang medyo aloof daw si Miss Catherine kasi meron pong paliwanag dyan para po talaga maintindihan ninyo. Yan po kasi yung parang kinukote ng ilang mga bashers ng Kat din na parang si Mr. Alden Richards lang daw yung parang sobrang lapit na lapit kay Catherine. Parang si Catherine daw panay daw ang iwas. Wait lang, meron pong ano dyan, meron pong story behind that. Sabi ni Ma'am Shitesi, "My heart sobra saya Miss Dars update mo. Malayo man ako, wala dyan, pero dahil saya Miss Dars, napanood ko performance nila. Wala man maraming yakap, lalo na si Kat, pero naintindihan na yun ng Kat din. Why Kat not showy? Ba't ganun pa man, Miss Dars? Nakakilig pa rin sila. Body language nila, understood na yun. I love them both. Nakakawala ng stress sila gamot sa stress. Nakikita talaga ang mahal nila ang isa't isa. Thank you, Miss Dars, sa paghatid ng update. Thank you sa pag-bless, pagbasa ng comments ko. But sorry, daming typo error. Ninakaw ko time ko para makapanood. God bless you, Miss Dars, at sa lahat ng Kat din. Thank you, Ma'am Shadaisy Empleo. Ayan, salamat po sa inyo pong pag-abang sa mga updates po natin. Of course, yung pinaka-aantay din natin, no? At sana nga, no, makapunta rin ako dito sa October 8. Kasi meron po sila sa Taguig. Malapit lang siya. Mas malapit siya kaysa dun sa pinuntahan namin sa Santa Rosa. Sabi ni Miss Rex, "Hi Ma'am Dar, grabe nakaka-inlove ang Kat din natin. Kaya madami talagang nagmamahal sa kanila. God bless, more power and watching from Riyadh." Ayan, hello po sa mga kambayan natin sa Riyadh, yung mga OFW din natin. "This movie is for you, all of you guys." Sabi ni Ma'am si Arjimed, "Wow, so happy and contented with your ayuda, Miss Dar Eds. Dar Eds, thank you so much. God bless Kat din." Ayan.
Thank you din po sa inyo pong pagmamahal at hindi matawarang pagsuporta para po sa Katlin. And kahit po ako masasabi ko talaga na ano, masarap pala talaga yung pakaramdam maging fangirling paminsan-minsan, diba? Yung nandun ka, sinisigaw ka talaga. And of course, sabi ni Ma'am Shard, POV, so sweet and very natural po yung mga posts mo. Wow, how I wish I can have chance to see them. Katlin in person? I've been a follower of Katlin since HLG. What I appreciated this is when I see the couple together as they entertain their fans. Sobrang siya ko talaga. Let's continue praying for this couple. May they really cherish each other and accept what the future unfold. Can't wait to see them saying their vows as their journey together on the road to forever. Love my Katlin as we love you, Ma'am Darrens. God bless us all. Thank you, Ma'am Shard Jamed. And I'm still, ako po lagi po akong natutuwa sa mga comments po ninyo kasi very positive at walang halong katoksikan, ano. Ang sarap lang kasi talaga magbasa ng mga comments po ninyo na na-appreciate niyo yung Katlin as well as yung ating channel. Masarap po yun na talagang na-appreciate natin yung isa't isa. Sana lahat ng mga commentators ay katulad po ninyo. Yun ang po talaga yung gusto nating i-spread, diba, dito po sa channel natin, yung positivity. Kasi, diba, masarap po yung pakiramdam na ano ka, masaya ka, na nawawala yung stress natin sa mga ganitong klaseng ganap, diba? Hindi na natin kailangan pang ipakalat yung toxicity sa social media. Ang dami na po kasi. And this Katlin team bring us more happiness and joy. Sabi na Ma'am Shibergy, hi Ma'am Dars, thanks again for update, Ma'am Dars. Ay, oh Ma'am, grabe, super kilig ako talaga kahapon. Alam ko magjowa na sila kasi napaka-sweet nila eh. Kahit hindi nila pinapahalata, pero halata mo Ma'am Dars, magandang ba ni per in person si Miss Katrina. Ako, lahat sa news landing sila. Ano kaya ang feeling ni Daniel? Napanood niya si Miss Katrina. Ah, din sa kasikatan niya. God bless everyone. Ayan. Siguro naman, happy din siya. Sana naman maging happy din siya for Miss Kat. Kasi if you really love someone, kapag nakita mo siyang masaya, dapat masaya ka din, di ba? Kasi ganun yun eh. Pero just the same, di ba? Siyempre, meron din nararamdaman niya na medyo masakit sa part ng alam niya na. Kasi kahit naman talaga sino, di ba? Makikita mo, yun yung taong sinayang mo. Di ba? Parang ganun yun. So anyways, let's be happy for both of them. I know na makakatagpo po sila ng mga taong talagang tamang-tama para sa kanila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!